Hey guys, what's up? Lara is the Mountains. Welcome back to my another vlog. So guys, as you can hear, oh my god, that's English, ah. My voice right now is changing. I don't know why. It might be like I just drinking cold and cold too much and shouting. So that's the reason why my voice it's like this. Pasensya na po, it's kind of like a boy voice. Alam niyo yun. So yun guys, I'm gonna show you something like that one, my eyes, it's redness. Oh my god, nakashabu ka bala rin. No, earlier kasi guys, I saw something in my eyes over here. It's just kind of like insect color block. Oh my goodness. So it's hard for me to get it when I just get clothes. Like I'm just trying to take out the the insects on my eyes. So look at now, it's redness na. Actually guys, last night, I went to sleep around 3 a.m. in the morning na. I don't know why I couldn't sleep. It's just like kind of like hindi pa ako inabot ang antok ba. So all I have to do is to scroll. So since Brian is sleeping since 6 p.m. in the evening until 11 o'clock in the middle. Not it's just in the evening still, but it's not a middle because 12 p.m. It's the like the middle of the night, right? I think it's gonna be 12 a.m. Yeah, not 12 p.m. So yun guys, so when I just try to call your daddy Brian, like to wake him up around 12 time here in the Philippines evening, it should be 11 time on his in there. It should be afternoon in there, you know. So I tried to call him and yeah, then I just with him in the phone until 3 a.m. But before that, when he was sleeping, I just scrolling on my phone, like watching movie, ganon. So, oh my god, so look. So that's the reason why, but why my eyes it's still redness, because last night I didn't have a sleep good. So I need to get more sleep tonight so that my eyes can relax. So the reason why I wear these eyeglasses also, just to protect my eyes into the radiation and the cell phone, you know. Wow. Have you figured something like Loring is talking English in the whole video? My god. Okay, don't try to laugh, Loring, because you have no voice already. But guys, the main point why I came here to make this vlog, just because I just want to let you know guys what's the behind of that surprise, kung ano yung sa likod ng pag-prepared ng mga surprises na mga ganon. It's really like, oh my god, you can't believe what you're gonna see. What I mean, like hindi ka makapaniwala-wala ba, hindi ko talaga to inasahan kay Brian na oh my god, malayo pa pala. I think Sunday night daw, tumawag na si Brian sa kapatid ko, yung the eldest sister ko, kasi siya yung pinagkatiwalaan talaga ng husband ko na to do a surprises every time we had a special occasion, you know, because they don't really like understand what Brian talk. Oh my god, they're just asking my sister that ano bang sinasabi daw ni Brian, kasi they don't understand because Brian is too slang. Then they're just smiling to each other because they don't understand, you know. So tinetext na lang nila guys para magkaintindihan sila. Tapos by that time, I know Brian like always like asking how it is. The preparation, is it ready? Ganon, nakapag may binili na pala siyang, pinabili niya yung kapatid ko ng baboy, tapos chicken, tapos everything that
ano, kasi yung sa car na yun, ang kapatid ko yung nag-isip noon. Kasi nahihirapan sila mag-surprise sa akin. Kasi instinct ko na ba na gagawa si Brian ng mga surprise sa nang ganun. Pero by that time, guys, like, malapit na talaga yung birthday ko. Wala talaga siyang kung magtawag lang kami, wala siyang pakialam, hindi siya makipag-talk sa birthday ko, sasabihin niya lang ako ng shut up. Alam niyo yun, malapit na yung birthday ko, siyempre nasasaktan ako. Kasi wala mong pakialam si fiancé, bakit ngayon nagbago, baka meron ng iba, ganun ba? So sinabi niya lang sa akin, I don't want to talk your birthday, just shut up, just don't celebrate. Ganun lang yung sabi niya, pero hindi ako, wala akong kamalay-malay, guys, na hayon. Kasi yung mga kapatid ko, sinabi din nila nga, anong gagawin natin sa birthday mo, Che? Maganito na lang tayo. Tapos sinabihan pa nila ako, guys, na baka tatawag si Brian sa akin. Alam mo naman, si Brian on top, like kanang kung kailan yung birthday ko or whatever special occasion, yun yung sa araw na yun ba. So, ayun, guys, so nag-wait po ako, guys. Tapos hanggang dumating na po yung Merkulis, sa kahihintay ko, meron naman kaming money sa bank, pero yung sa money sa bank, hindi ko talaga yan kinukuhanan ba. So, nag-wait lang talaga ako na mag-open siya, tapos magpapadala siya ng ganun-ganun. Kahit konti lang, hindi naman ako kailangan pa na mag-bonggang-bongga ba. So, wala talaga, guys, nag-wait ako, tapos umabot na lang ng ano, guys, ng Thursday. Alam nyo ba, nakatulala lang ako. Tapos hiningi ko na talaga sa kanya na, babe, pwede isang manok lang. Tumatawa siya, guys, nang tumatawa kasi ninghangyo talaga ako ba. Isa nga, do you have money? And ko, yeah, I still have money in here. Kanang bibili na lang ako ng manok, isa. Isa, okay, isa lang ha, bilihin mo. Yun na, wala nang iba. Hala, guys, parang, oh my God. Then, nag-think pa rin ako, baka, ano, like, tatawag siya or may gagawin yung sister ko. Kasi yung sister ko, sila pala, meron pala silang group chat, guys, ng yung baboy, saan-saan na lang nila nilagay para hindi ko makita. So yun, guys, sobra talagang like nakakatawa. Wala talaga akong clue. Oh my God, wag ka na mag-start English lang yun. So yun, guys. So, nung the time na Friday na talaga, guys, like birthday ko na, sobrang na ganun lang, wala lang ako, nakatingin lang ako sa langit, wala talaga. Tapos in the morning pala, bago ako nag-get up, nag-rift yung fiancé ko, tapos nagsusuri siya kasi we have tight money daw, kanang ganun. Pinakita ko yung sa last video ko, ay sa the video kong gina-make. So ayun, guys, then okay, I understand, baka nga nagkalisod si fiancé, tapos hindi lang niya sinasabi sa akin ba. Not yet, I just waiting. He just told me kung ano yung problema na yon, ganon. That time, guys, hindi siya mapakali. Palagi siyang tumatawag sa akin. Tapos, like, naawa na daw siya sa reaction ko. Tapos, sinasabihan din ng mga kapatid ko nga si Cherry looks sad, ganon. Pero wag daw nilang sabihin sa akin. Lalo na si Brian, kapag mag-talk ako sa birthday ko, palagi niyang talagang sinasabi niya sa akin, guys, shut up. So yun, guys, ko sabuat niya pala yung lahat dito. Alam niyo yun? So early morning, nag-text na yung kapatid ko na sabi niya, mag-ihaw na daw ako ng manok para isagol daw sa bihon, magbihon na lang kami. My sister kasi ako na pupunta dito from Pagadian. Siya daw yung bahala sa seafoods, yung shrimp, ganun. So okay na ako doon. Wala ko sa isip ko talaga niya. Sa Pajero pala nila ginawa yung surprises na yun. Sa the day nga hindi pa birthday ko, kinaumagahan na, anang gabi, nag-design na pala sila, guys. Like, oh my God, effort na effort talaga, guys. Yung gift, kung nakita niyo yung gift, di ba? Na akala ko kung ano, kasi magaan lang talaga siya. Ano to? Like, alam niyo yun? Like, but okay, before that, dumating yung Pajero, kaya pala kahit pumunta lang sila sa dyan lang, guys, like magpunta lang sila sa ano, sa farm nila ba, yung coconut tree nila ba, malapit lang, nagpajero-pajero pang mga panuha kasi meron pala yung mga balon dito na ginalagay-lagay nila, baka makita ko daw ba. So ayun, guys, pagpakita na, wala, I just call Brian, guys, like,
calling him, like my sister asking me, Che, just get the coconut at the back of the car. So ganun, like I'm just talking Brian, like when I open it, like wow, I'm shocked, like my tears is falling, you know, because I never expect that. Kasi wala talaga, palagi na lang ako sinabi, yes, Brian, shut up, shut up. Alam niyo yun. So yun guys, I was so very like blessed, lucky, like to have Brian, then to have a very supportive family. Kasi sila yung madali-dali na maano ni Brian, like they're so very active to do the things what Brian want. Alam niyo yun. So ayun guys, so now I'm just thinking if Brian's birthday, what I'm gonna do for him to make him happy. Every time kasi na may bibigay ako ni Brian guys, hindi talaga yan maigo, I promise. So nag-iisip lang ako, marami namang paraan, pero hirap kasi wala ako masubo doon ba. Kasi alam nyo naman na yung mga tao doon is busy, may mga ginagawa silang importante sa buhay, hindi sa atin na meron tayong time, alam nyo yun, na to make it effort, you know. So ayun guys, so sobrang thankful ko talaga kasi hindi ko yun ini-expect. And yan, yung kapatid ko umuwi, yung family ko, like nag-enjoy talaga lahat. Then ayun, I was so very thankful. Yeah. Si Brian wala talagang tulog kasi nag-wait din siya sa reaction ko ba na makita niya. Kasi gustong gusto talaga yan ni Brian kapag makita niya na umiiyak ako dahil na ano, na surprise niya ulit ako ba. Diba sobrang tawa niya sa akin. Like, babe, I just told to my sister that I don't come because I have only one chicken. Like, one chicken. Like, tawang-tawa talaga siya, guys. Alam niyo yun. Like, what? Bakit tinawanan lang ako nito? Anong nakakatawa sa sinabi ko? Like, sinabi niya sa akin, babe, you have this one. You have this one in your house. But on your birthday, you have one chicken. Then, katawa na naman siya, guys. Alam niyo yun. Like, nakakainis talaga tong taong to, ay. So ayun guys, so yun pala, nakaplano na pala lahat. Oh, that's so sweet. Yeah. So yeah, yun lang po yung ma-i-share ko sa inyo guys. I hope you enjoy. And yeah, I need to relax my voice. Cause you know why? Look at that. It's kind of like a guy voice. But anyway, thank you for listening and thank you for being with me. Just don't forget to like, share, and comment if you have something to ask. Laring is always have time. Have time, really Laring. Message nyo ako sa the Williams family on my Facebook page. I have that. You can follow me in there if you want to. But if not, it's okay. Hindi ko naman usually na ano, like yung mag-text lang kung merong i-ask. May nag-a-ask sa akin, nag-a-ask ng mga advice. I can reply as I can. Oh, wow, English yun. So, yun guys. So, i-search nyo lang yung The Williams Family. Makikita nyo na yun, okay? So, yun lang po guys. And yeah, thank you for watching. And see you on my next vlog. Bye!